masyadong matibay yung mga beta. Oo, yo. Panalo, okay na. So yun mga tito, no? Naglalakad na naman po tayo sa initan. Nag-alcohol ako ng kamay ha, bago ako nagawak dito. Pero mga tito, no? Ayan, naglalakad tayo sa initan ngayon para pagbigyan naman yung request nyo na pumunta sa isang beta breeder mga tito. At medyo tahimik dito, kaya tayo medyo mahina lang din ang boses natin. Pero mga otits, no? Wala sa taong mahirap. Basta ang tao nagsusumikap mga otits. Tuloy-tuloy lang ang biyahe natin palagi kahit tayo palakad-lakad lang. Kaya, you know? Solar boys! So, what's up mga otits? Kamusta kayo? At welcome back ulit sa channel ko. Nandito pala tayo sa FNE De Castro Village sa may Sampaguita Street. At kasama ko si Boss James Conrad. Ayan. Sir, baka may shoutout ka dyan, sir. Mga kagrupo natin. Shoutout sa mga kagrupo natin dyan. Alam niyo na kung sino-sino, marami. May isa-isa. Yun. Baka may magtampo. Mahirap na. Pero mga otits, no? Ito yung request nyo na pumunta ulit tayo sa isang malupet na beta breeder, no? Hindi 10, hindi 20 beta yung makikita nyo dito. Daan-daan, siguro nga, libo na mga tito. Yung mga beta dito, mga otits, talagang mamamangha kayo. At yun, sir, unahan ko na yung mga viewers natin. Pwede bang ilagay natin yung Facebook page? Yung Facebook nyo, sir, dito sa comment section para kung sakaling magustuhan nila yung beta mo, may kumindat, sir. Pwede, sir. So yun, pipin ko na lang yung Facebook ni sir. Pero may tanong ako, sir. Kung ang nag-groom ba, sir, tawag groomer, ano naman tawag, sir, sa nag-show, sir? Ano ba? Ano sir Shower sana sir. Sir, okay lang sir. Shower tayo, isa lang. Okay lang. 1, 2, 3. Shower! Woo! Ay! Medyo kakaiba yung shot na gagawin natin yun, no? Dahil level up na si Odi. Bibigyan ko muna kayo ng isang malupit na drone shot. Lagi nyo tinatanong sa comment section natin. Nandito ako para siyempre magtanong sa mga tropa nating breeder. At ayun nga, magtatanong tayo, Boss, ano pang ginagamit mong pang-condition sa mga breeder mo para siyempre sobrang dami ng beta mo, sir, anong pinapakain mo sa mga breeder mo para makondisyon sila ng gusto? The best talagang pang-condition sa mga breeder natin, gagamit tayo ng live foods. Live foods, gaya ng sir? Gaya ng itikite, kung may available sa inyo, may makukuha kayo. Kung wala naman, pwede yung mga magna-dapts, mag-pulture kayo. Pag wala, chupipex talaga. Yung mga high-end protein, sir. Oo, yung kailangan talaga para makondisyon agad ang mga breeder. So, ilang days or weeks mo sila kinukondisyon at pinatatabi yung tank nila, sir? Mas matagal, mas maganda. Kailangan at least 1 week. 1 week? So, 1 week din, puro live foods yung pinapakaya, sir, or alternate? Mas maganda kung live foods talaga sila pag nagko-condition kayo ng mga breeder nyo. So, ito naman yung isa sa mga pinoproblema ng mga viewers natin. Mga, alam ko, ito yung isa sa mga suliran ni ng mga, ano natin, ng mga breeders natin. Sir, once na nagka-fry na, ito na yung pagsubok eh. Pagsubok sa mga nabibreed. So, paanong strategy nyo naman sir na ginagawa sir? Ilang days bago nyo lipat sa grow out, sir? Sa mga fry, pag nag-hatch na yung mga fry nyo, naglilipat ako within 10 to 14 days para siguradong strong na yung mga fry nyo, kaya na nila. Lalo ngayon, sir, sobrang lamig eh, no? Yung hanging amihan, sir, grabe yung bulusok dito sa mga tubig natin eh. Oo, yan talaga, pinakakalaban ng mga fry, yung biglang lamig ng tubig. Yes, or ano bang pakain niya, sir? Sa akin, no hassle, BBS pinapakain ko, madaling magpahat. Mm-hmm.
pag egyo kasi yung ginamit nyo, kailangan mag-water change agad kayo kasi mapapaulyo agad yung water, mapapulyot agad. Yung pa maging sanay yung pagkamatay ng mga prey nyo. So yun mga otits, no? BBS talaga sir yung pinaka mag... Eh sa alat naman sir kasi yung BBS maalat din sir. Paano yung lagay nyo dun sir? Tantsa-tantsa lang? Or... Kasi yun yung madalas na natanong paano pagka napapakain sir? Mas maganda ba konti-konti lang or... Sa BBS naman kasi, tapos pag ginamit nyo sa prime, kailangan babantayan nyo din. Mm-hmm. Hindi pwedeng masyadong maraming BBS kasi mamamatay lang din yung mga BBS. Kadalasan kasi yung BBS natutunaw din sir pag hindi nila nakakain sir eh no? Hindi nila nakain yung BBS, matutunaw, yun lang, papangit palalo yung tubig. Pulyut ulit. Saktong tama lang ng pakain ang ilalagay. So yun, kasi madalas nagkakaproblema sir, yun nga, yung mga fry, eh, pagising kinabukasan ng mga ka-otit natin, eh, pagising nila, wala na pati yung fry. Oh, no! Nauubos na din, sir. Otit, anong ginagawa mo dito? Kinuha ko yung bid ko. May mga na-bid ako every Saturday. Ayun, ganyan, Namimingwit ka? Namimingwit, ha. Baka may shoutout ka dyan, otit. Shoutout lang din sa mga tropa natin, sa mga ano, sa Molino, si Kerens, ayun. At dahil nandito ka na, otit, isa lang, 1, 2, 3. Shower! Hi! Sir, dito naman po, ilang months na po yung mga beta dito, sir? Ang mga matured na yung mga nandito. Nasa 3 months na yung iba dito. So, dito kayo nag-groom dito, sir, sa Wilkins, no, sir? Oo, Wilkins Battle yan. Binutasan ko lang sa gilid para pag umulan, hindi siya apaw. Para may overflow, sir? Sobrang lupit na setup nila na, sir, dito. Kala mo, nasa ibang bansa ka na naman, kala mo. Nasa Thailand ka na naman, mga otits. Tapos dito, sir, sa small jar na to, sir. Ayan, oh. Mga beta yan, mga tito. So, kapag breeder talaga, sir, sa sobrang daming beta, nauubusan na rin ang lagayan, sir. Pero, mga ka-otit natin dyan, oh. Huwag kayong mag-alala, mga tito, dahil hindi naman nagtatagal yung mga beta dito sa small tank na to, dahil nga may mga bumibili kay sir. At yun, para maubos na, bumili na rin kayo mga otit. Ayan. So, alam ko may magre-react na naman dyan eh. Kakawawa yung beta. Pag breeder kasi, iba yung puso eh sa pagbe-breed eh. Talagang pag nag-breed may puso eh. Hindi napapabayaan mga otit. Kaya huwag kayong maglala kahit nakalagay lang sa ganitong lagayan. Ayan. Samantala ko munang hihinto ang pag-i-interview dahil ibuburol ko muna yung mga betang available dito sa farm ni Sir Conrad. Maraming itatanong sir, anong magandang season para mag-breed ng beta pig, sir? Sa atin, dito sa Pilipinas, ang magandang season talagang mag-breed ng beta, tag-araw. Yun, mainit kasi nga ornamental fish sila sir, di ba? Oo. Kasi pag nag-breed kayo ng beta, kawawa ang mga fry pag inabot ng malamig na panahon. Mm-hmm. Pag inabot ng hanging amihan, sir. Pero kapag ano naman sir, di ba, kapag talagang gustong-gusto nila yung isa't isa sir, at magbe-breed, magiging kalaban lang talaga nila yung temperature sir. Oo, pag gustong-gusto nila talaga, at ready to breed na yung mga female at male nyo dyan, pwede naman sila mag-breed. Ang question lang, kayanin kaya ng fry, yung lamig ng tubig. Yun ang magiging rin, ano. Depende rin sa setup kasi ng magbe-breed, kung outdoor sila, kagaya ko, yung iba naman indoor, walang problema sa ganun. Pero sobrang lupit ni sir kasi alam niyo ba yung setup dito ni sir? Sobrang dami. Ito, tignan niyo, mga naka-community. Tapos sa baba mga otits, sobrang daming fry na mga... Parang kakasalang niyo lang ba niyan sir? Nung mga fry dito sir? Ilang days na ba yan sir? Itong mga fry dito sa baba ng gold, nasa 1 week na ngayon yan. 1 week?
So makikita nyo mamaya mga otits, sobrang dami talaga nyan. Talagang kala nyo mga lisaser eh, no? Parang liliit. Liliit eh. Sanay na sa lamig sir yung mga fry. Sanay na yung mga yan. Maganda nga, pag nakasurvive sila sa lamig, siguradong matibay yung mga beta. Oo, yun. Yun. At ano yun, isa yung sa malupit na tips. Kapag yun nga, pag nasurvive na mga beta fry, yung ganitong season na lamig, eh talagang lalaki yan na halos. Kumbaga yung bata nga mga otits eh. Kailangan pa arawan ting umaga, di ba sir? Talagang lahat kailangan ma-immune, no sir, no? Ano namang sikreto o technique para makapagpadami ng maging successful sa pagpapadami ng beta fish, sir? Kasi nakita ko sobrang daming beta sir eh. May mga kasunod pang fry na nakita ko sir dito sa ano mo sir, sa farm mo sir. Para makapagparami kayo ng mga ganyang beta, kailangan marami kayong mga quality na breeder. Tagaan lang kapag sasalang ng mga breeder nyo. Kasi hindi naman lahat magsasucces talaga. Yung iba nga dyan, sir, mabubuhay na fry. Isa lang, dalawa, sir, eh, no? Oo, meron dyan. Meron ako dito sa mga ilalim dito. Meron dyan, isa lang natira. Meron tatlong piraso lang. Ganun talaga, normal yun. Pero para mabilis makapagpadami, sir, kailangan, sir, siguro mga ilang ba, ilang yung sinasalang nyo kada, ano, sir, kada breed? Depende rin kasi kung ilan din yung ma-condition nyo ng mga breeder nyo. Mm-hmm. Kailangan din kung magpaparami kayo ng beta, yung kaya nyo lang ding alagaan. Oo, syempre mahirap naman sir, makapagpadami tayo. Pero marami kasi sa mga ka-otit natin dyan, gusto magtayo ng pet shop. At gusto syempre magkaroon ng extra income, lalo ngayong pandemic eh. No? Anong may papayo mo sa kanila sir para ano? Para mas mapabilis sir yung pag ano nila sa pagbebeta sir. Para sa akin ang may papayo ko sa inyo, kailangan mahalin niyo muna kung paano pag-aalaga ng beta, para yun ang importante, para kahit gaano kahirap ang pag-aalaga, kakayanin niyo. Tsaka dapat matyaga talaga sir eh, no? Tiyagaan talaga, sir, kailangan matyaga ka. Isa sa malaking tanong to sa pagbebeta sir. Kamusta na po ba sir yung ano niyo sir? Yung inyong bebang sa pag-water change. Yan ang nagustuhan ko sa pagbebeta. Yun. Kasi sa loob ng isang taon, dito ko namayat sa pagbebeta. Bale, ito na yung naging exercise niyo, sir. Oo, ito na yung exercise ko. Dati, pero, mataba ako eh. Pero sir, kaya pa ba, sir? Kaya pa ba gumana ng ganun, sir? Kaya pa. Buto. Ay, ang buto-buto. Panalo, okay na okay. Okay na okay. Hindi pa kailangan sir maglagay ng mga katigating ko sir. Hindi pa kailangan yan. Mas fit nga tayo ngayon ng nag-alaga ng beta kaysa dati. So yun mga tito, no? Sobrang tanggal stress na sir. May maganda pang naidudulot sa health natin, no sir, no? Oo. Kaya yun, mag-alaga na rin kayo ng beta. Mag-breed lang kayo na mag-breed. Yun nga mga otits, no? Hindi naman lahat sa atin talagang available na laging nasa bahay. Pero yung hobby nga nandyan lang yan. Nasa puso lang natin yan mga tito. At yun nga, kung gusto mo mag-breed otits, hindi naman kailangan talagang bantayan mo sila. Pakainin mo lagi ng BBS. Merong isang sekreto mga tito na lagi ko rin sinasabi sa inyo sa vlog ko para may kinakain yung beta fry natin kahit wala tayo sa bahay. Papakita ko sa inyo. So, ito mga tito, no? Yung isang halimbawa na pwede tayo maglagay ng magda-dap niya ng mga breeder. Ayan, babanda mo ng madaming daps dyan. Kapag nanganak yung magda-dap niya, yun yung kakainin ng mga beta fry natin, no? Ayan, hindi lang natin mapansin masyado yung mga beta fry kasi parang nga silang lisa. Pero punta tayo dito sa kabila. Ito. Ayan. May mga dap niya dito, banda. Ayan, no? Yung gumagalaw na yun. Mga daps yun, mga tito. Ayan pa. Mga dap niya. So ayan, kapag talagang nanganak na yan mga tito, kakainin na yan ng mga beta natin. Habang lumalaki din sila, syempre, magkakasya din sa mouth nila yan. So dito, may mga fry din. Ayan, may fry dito, otits, pero konti na lang, no? Konti na lang, kaya wag din natin masyadong aanuhin, wag din masyado natin aanuhin yung ano. Wag natin masyadong babaratin yung breeder, mga tito, kasi nga, talagang... Oh, sabihin natin madaling makapag-breed ng beta, pero yung hirap eh, lalo ngayon malamig yung klima, hindi porket veterano ka na, hindi porket magaling ka na eh, talagang nandun na yung mabubuhay yung iba, mabubuhay mo yung ano, pero may mamamatay pa rin sa lamig ng panahon mga otits, pabawas ng pabawas yan eh, pero yun nga, yung iba kaya talagang sobrang dami nga, yung katulad na sinabi ni sir, 10 salangan, yun. Kapag ka, syempre, maganda yung condition na condition breeder mo, sobrang daming fry noon.
Pero, yun, hanggang sa... Yun, basta yun. Huwag natin babaratin mga tito kasi hindi naman lahat ng prey na nabubuhay yan. Plus pa yung mga pinapakain ng mga breeders natin dyan. Yung mga patuka. Ilang beta yung alaga ni Sir dito. Sobrang dami rin yung alaga. Sa totoo lang mga tito, parang Manila Zoo nga yung backyard dito ni Sir eh. Yung farm dito ni Sir sa likod ng bahay nila. Punta muna tayo sa mga gecko. Isang like naman dyan mga otis kasi kayo yung nagiging fuel ko para magpatuloy pa sa journey na to. Huwag nyo magkakalimutan mag-comment ng towel! Ay! Woo! We'll be right back.